guys, it's me Maddie and welcome to my YouTube channel. So for today's video, hindi na naman siya ulit makeup video, no? Gagawa kami ngayon ng chocolate truffles, gamit lang 2 ingredients, 4 pala. 2 ingredients and kasama ko ulit ang aking pamangkin, yan. Kung nagtataka kayo, bakit ko siya laging kasama kapag gagawa ng mga pagkain na video? Eh kasi, merienda body ko to eh. Kapag merienda time na, lagi kami magkasama, kain na kami ng kain yan. So yan, mag-start na tayo. So, yung gagamitin namin ng ingredients is condensed milk at Milo lang. Pero, pwede rin namang cocoa powder kung meron kayo. Pero, dahil wala kami, Milo na lang yung ginawa naming substitute. And yung condensed milk, yun lang natira dun sa last video namin na Yakult ice cream. Sayang naman kasi yung hindi namin gagamitin. So, yan, mag-proceed na tayo sa paggawa ng chocolate truffles. So, ang first step is, papakuluan muna natin yung condensed milk. Yan. So, yan. Tapusan namin pakuluan yung condensed milk. So, ngayon, i-add na namin yung mga Milo. Yan. Tapos, dapat maging sobrang thick siya. Yung as in, parang di mo na mahalo. Parang ganun. So, ayan na yung nahalo namin na Milo at condensed milk. And ang sobrang hirap na niyang haluin. Ayan. Okay na siguro to. And naka-anim na Milo kami. So, ayan. Kukuha na kami ng lalagyan para maitabi na namin to at ma-ref. So, ito na yung lalagyan namin ng nagawa naming mixture. Tapos, nilagyan ko siya ng cling wrap para hindi siya dumikit dun sa lalagyanan. Kasi tatanggalin din natin siya after. So, yan. Lalagay na namin yung mixture dito. So, yan. Ito na yung kinalabasan dun sa paglalagay namin sa lalagyan. And, ang hirap niya kasing ilagay sa lalagyan dahil dumidikit siya sa kutsara. Kaya, ayan. Shinape na lang namin siya ng ganyan dito gamit yung ano cling wrap. Yeah. And mas madali siya kung ganun yung gagawin dahil ang hirap talaga sumasama yung mixture sa kutsara. Inago. So yan, papatigasin namin to sa ref and bukas yan. Titingnan namin kung ano may resulta dahil di pa naman dito natatapos to. May gagawin pa ulit kami bukas. So yan. Bye. Hey guys, we're back. And yan, matigas na yung mixture na ginawa natin kahapon. And kahapon, mga 2 to 3 hours lang matigas na siya. Pero tinamad na kami mag-vlog kahapon eh. Kaya ngayon na namin siya gagawin. And yan, pinalambot namin siya ng onte. Yan, para kasi mamaya i-cut namin siya ng maliliit. Tapos i-shape namin ng pa-square. Tapos bubudburan ng Milo na powder. Tapos yun, pwede na siyang kainin nun. So, yun na lang yung gagawin natin. So, tara na. So, yun guys. Tapos na namin gawin yung chocolate truffles. And ito yung kinalabasan niya. Marami kaming nagawa, pero ito lang kasi yung mga matitino. Ay, oh, matitino dapat sa lagay na yan. So, yan. Marami kaming nagawa. Merong iba-ibang shape. Tapos, ayun, laki ng ginawa niya. Kinakain na niya.
di na naka-TS na. And feeling ko kulang sa Milo yung ginawa namin kasi sobrang sticky niya, dumidikit siya sa kamay kapag chine-shape. So kung gagawa kayo, make sure na sobrang malapot siya. And yung parang wala nang moist talaga para kapag chine-shape siya, hindi kayo mahirapan. And yan, medyo nahirapan kasi kami. And yung iba namin nagawa, parang nawawala sa shape kasi nga hindi siya ganun ka... Ano bang tawag dun? Parang makunat, ganun. Hindi siya makunat na makunat. Ako, oh, titikam. Meron na ako. Meron siyang kinakain eh. Malaki. Gumawa siya ng malaki. Patago. So yung feeling ko talaga, kulang pa sa Milo kasi dumidikit pa siya sa ngipin-ngipin. Hindi pa siya sobrang mahunat. Pero masarap naman. Matamis. Lasa Milo. Hindi makuha sa ilantik kami. So yun guys, kung gagawa man kayo nito, make sure na mahunat siya. Huwag kayong tutulad sa amin na nahirapan ng maghalo eh, tumigil na. So yeah, that's all for today's video. Thank you for watching and see you on my next one. Bye!